Huwag lang natin siyang galawin, ilagay lang natin siya sa lilim. Lagi lang natin siya sa lilim, tapos dilig-diligan lang siya. Hindi lagi mo siyang diligan para hindi siya mamamatay, kasi ano siya eh, medyo masilan siya sa tubig, yung lagi mo siyang dinidiligan, nalunod, yung ganun. Hello guys, welcome back to my channel, Junadive. Ngayon guys, ang ibablog natin ay about sa aking halaman na bigunya. Kung paano siya paparamihin gamit yung kanyang mga dahon. Ayan guys, kasi ito yung ating bigunya. Dalawang klase ng bigunya ang ipapakita ko. Ito yung aking isang bigunya. Bigat. Ito yung aking isang bigunya, guys. Ayan. Dumami na kasi yung kanyang dahon. Kisa naman, itatapo natin yung dahon niya. Ang gagawin natin ay itatanim natin ulit yung kanyang dahon para mabilis dumami yung ating bigunya, guys. Hindi naman kailangan magantay tayo ng kanyang seeds. Ito yung kanyang seeds, guys. Oh. Ayan yung bulaklak niya. Tapos ito yung kanyang seeds. Then, ito yung kanyang mga dahon. Yung mga dahon niya, medyo ano na siya. Ayan. Medyo malapit na siyang malanta. Yan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin siya guys at itatanim natin siya ulit para mabilis dumami yung ating bigunya guys. Hindi na natin kailangan ng seeds para magpatubo ulit ng ating bigunya. Ayan, mabigat. Ayan, at ipapakita ko rin sa inyo yung isa kong bigunya guys. Ayan, ito yung ating isang bigunya. Iba-iba yung variety niya. Meron akong 4 bigunya pero iba yung dalawa. Yung dalawa kasi medyo ano pa siya, medyo hindi pa siya ganun katanda or ganun karami para tanggalan natin siya ng mga dahon. Ito kasi guys, dumami na siya. Pero ito, mabilis siyang dumami guys dahil sa kanyang seeds. Itong seeds niya, ayan, kita nyo yun guys. Ayan, at saka tingnan nyo yung dahon niya, magkaiba doon sa isang bigunya na pinakita ko. Ito kasi guys, meron siya, pag nahulog yung kanyang seeds, meron siyang tumutubo, mabilis siyang tumubo. Kaso lang, medyo ano siya, medyo masilan pag maliliit pa lang. Kasi pag diniligan ko siya, parang nalulunod yung kanyang mga maliliit. Kaya nawawala din. Kailangan natin magpaparami gamit yung kanyang, ito, kanyang dahon. Yan, ito. Putuli lang natin yan dito sa dulo, sa may kanyang sanga at itatanim natin ulit guys. Yan. Meron nga siyang maliliit guys. Oh, mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito yung kanyang maliliit guys, oh. Ayan, oh. Kaso lang guys, kapag diniligan ko siya, nawawala din. Ayan pa guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Marami yan sila. Ang kaso lang, namamatay din siya kapag, I think, nalunod yata sila sa dilig. Kasi hindi pa sila, ano, sa maraming tubig. Ayan guys, oh. Ayan. Yan yung mga seeds na nahuhulog tapos tumutubo lang siya. Ito hindi siya masilan sa kanyang mga buto. Yan, pag nahulog yung kanyang buto, tumutubo din siya. Hindi kagaya ng isang bigunyang to na matagal na akong naglalagay ng mga kanyang seeds dito, hindi man lang siya nabubuhay, hindi man lang tumutubo yung kanyang seeds. Yan guys, kaya magsimula na tayong magputol ng kanilang mga dahon at itatanim na natin guys. A few moments later. Yan, ito guys, ang ating tatanggalin ngayon. Ito yung, ang tatanggalin natin, yung mga medyo ano na, medyo lanta na yung dahon. Ito guys, oh, tatanggalin natin to kasi medyo ano na yung dahon niya. Ayan. Sasagad natin siya doon. Kaya ayan, oh. Kita nyo yan guys, yan. Tapos ito pa, magtanggal tayo dito. Ito. Ayan guys, to malaki-laki to. Ayan. Ayan ang itatanim natin guys. Ayan. 4 yung tanggal natin. Ayan na siya guys. Ito na yung ating bigunya. Ayan. Ganda na siya tingnan kasi ano na. Wala na siya mga dry na dahon. Ayan. Tapos ito yung ating itatanim guys. Ayan. Ito yung ating itatanim. Ayan.
Tapos dito tayo, kukuha naman tayo sa isa. Ito yung ating kukuha ninyo, may mga patay na, may mga dry na yung kanyang dahon. Ayan. Ayan guys, ito yung tatamin natin. Ayan. Okay naman dito yung kanyang dahon kasi ano. Kunti lang matatanggal natin dito sa isa kasi okay pa naman yung kanyang mga dahon. Wala pa naman siyang masyadong dry. A few moments later. Yan guys, meron tayong dalawang plastic na may lupa. Ayan, dito natin siya ilalagay. Unahin natin to. Yan. Ito, pwede lang natin itong itusok. Ayan. Tusok lang natin. Tusok lang natin siya. Kasi, mabubuhay naman to siya, guys. Huwag lang natin siyang galawin. Ilagay lang natin siya sa lilim. Lagay lang natin siya sa lilim, tapos dilig-diligan lang siya. Hindi laging mo siyang diligan para hindi siya mamamatay. Kasi, ano siya eh, medyo masailan siya sa tubig. Yung lagi mo siyang dinidiligan, nalunod, yung ganon. Ayan siya guys. Ayan. Kaya ko siya ginaganyan guys. Kasi kapag once na mag ano na siya. Ano na siya. Meron na siyang mga maliliit na suloy. Ito ay ililipat natin sa tamang kanyang paso. Na hindi na siya pwedeng ilipat ng ilipat. Para hindi siya mamamatay guys. Ayan. Kasi alam nyo naman na lahat ng aking mga halaman, ginagawaan ko ng paso. Kaya ito, pag dumami na siya, gagawaan ko rin siya ng paso. Kung meron mang manghingi or gustong bumili, pwede ko silang pagbintahan at bigyan. Pero nakalagay na siya sa permanent na paso, guys. Ayan na siya. Meron tayong apat na bigonya dito, guys. Ito, yan. Ito yung kanyang dahon, guys. Hard shape din naman siya pero hindi siya totally ano. Ayan guys, ito ng kanyang bulaklak. Ayan. Yan yung bulaklak niya. Isa siya sa isang variety ng bigonya. Ayan guys. Tapos ito naman siya. Ganito lang yung kanyang bulaklak guys. So, maliit lang. Tingnan nyo to guys. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Maliit yung kanyang bulaklak. Kumpara mo siya dito sa isang bigonya guys. Ayan, ito yung bulaklak ng isang bigonya namin. Ayan, ito naman yung kanyang isa. Ayan, magkaiba sila guys. Ito dito yan. Ito yung kanyang dahon. Ayan, para siyang watermelon. Ayan. Ito yung kanyang dahon guys. Tapos, ang isa pa naming bigonya ay ito guys. Part dito, isa din tong variety ng bigonya guys. Ayan, hindi pala siya namulaklak kasi guys. Ang totoo niyan, marami na yan, puno na yan siya. Ang kaso lang, ang problema lang dito guys, nung tag-ulan, nalulunod siya, ayaw po niya ng maraming tubig. Yung gusto niya, yung tamang dilig lang sa kanya. Kasi nalulunod siya guys. Yan, ito part into ng bigonya. Tapos, yung pang last nating bigonya guys, ito yun. Bigay lang to sa atin guys.
Yan, may polka dots yung ating bigonya. Meron na nga siyang suloy, guys. Tinan nyo, guys. Ito yung... 2,000 years later. Ito na siya, guys. Ayan. Ito na yung ating nilagay dito. Ito, wala pa siya masyadong... Wala pa siyang... Ano? Wala pa siyang suloy, pero meron na siyang mga ugat, guys. Ayan, meron na siyang ugat. Oh. Ayan, nakita nyo yan, guys. Kita nyo yan. Ayan yung kanyang ugat. Ayan. Ayan siya, guys. Ito, itong ano, bigonya na to, ay hindi siya madaling magkaroon ng ano, pagdahon ng itatanim. Pero nangungugat siya. May ugat siya. Hindi kagaya nitong isa. Ayan na siya, guys. Oh, ayan. Tinanggalan ko lang siya ng dahon kasi nalalanta na yung kanyang dahon, guys. Ayan. Ililipat na lang natin to siya sa ano, guys. Ililipat na lang natin siya sa tamang lagayan para hindi na siya palipat-lipat, guys. Ayan. Ayan. 2, 3, 4, 5 pala siya, guys. 5 siya lahat. Kaya nagawa na naman tayo ng paso para sa 5 bigonya na to. Ayan. Thank you for watching, guys. Ekisome bom, ekisome bom, ekisome bom.